Ilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamta ng araw. Siya'y nakatulong sa maliwanag na buwan, labing dalawang bituin ang kaniyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Hesus Nazareno, kasama din ang ating mahal na Ina, ang Birheng Maria. Ginugunita natin ngayon ang kanyang pagiging reyna ng langit at lupa. Hilingin natin sa mahal na Ina na tayo, katulad niya, maging tapat sa kalooban ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, ikaw ang sinugong tagapagligtas ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang katuparan ng pangako ng habag ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkalomong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo, ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan, at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan ang katwiran ngayon at magpakailanman.
isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Apa Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng Kataas-Taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayaring ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-Taasan.
kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalantao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Sa araw na ito, ginugunita natin ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na ina. Ito ay makapitong araw matapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Ng isang linggo, August 15, ay ating pinagdiwang ang kapistahan ni Maria sa pag-akyat. Iniakyat siya sa langit, katawan at kaluluwa, dahil siya ang unang umani ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. At tayong lahat, kaya nasabi ko ng isang linggo, kung si Kaloy ay natutuwa tayo sa kanyang tagumpay at nakikiamo tayo sa kanya, sa tagumpay niya, nakikisaya tayo. Pero alam natin, wala naman tayo yung medalyang ginto, wala naman tayo yung condo unit, wala naman tayo ng milyon, pero masaya na tayo para sa kanya. Pero sa mahal na ina, kung ano yung iginawad sa kanya, ang maiakyat sa langit, katawan at lupa, ganun din ang ipagkakaloob sa atin. Kaya kung masaya na tayo kay Kaloy, mas masaya tayo dapat sa tagumpay ng mahal na ina, sapagkat hindi lang tayo titingin-tingin sa kanya. Hindi lang tayo manunood sa parada ng tagumpay niya. Tayo rin paparada, tayo rin magtatagumpay, tayo rin magkakaroon ng gantimpala. At ngayon naman sa mahal na ina, ang rurok ng gantimpala, ang pagkilala sa kanya bilang reyna, sapagkat ang kanyang anak, ang prinsipe ng kapayapaan, ang anak ng kataas-taasan. Sabi nga ng anghel kay Maria. Kaya nga dito makikita natin, may mga ibang tao, lalo na hindi mga Katoliko, masasabi nila, sobra-sobra naman ang papuri kay Maria. Sobra-sobra naman ang tinatanggap niyang pabuya. Totoo naman talaga, sobra-sobra. Bakit? Dahil ang Diyos natin, sobra-sobra kung magmahal. Sobra-sobra kung maggantimpala. Sobra-sobra kung magpabuya. At yun ang pinangahawakan natin. Ganun ang Diyos natin. Kaya nga't katulad ng mahal na pong Jesus Nazareno, kahit may krus, katulad ng mahal na ina, dumanas ng maraming hirap, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Siguro nga minsan parang ipinagkakait ang katarungan sa atin dito sa mundo. Siguro nga minsan parang hindi natin maranasan
ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. Pero sana sa nakita natin sa mahal na ina, huwag maging dahilan ito para kumapit tayo sa patalim. Huwag maging dahilan ito para mawalan tayo ng pag-asa, para hindi na tayo sumunod sa Diyos. Tandaan natin, sobra-sobra ang kabutihan ng Diyos. Hindi mananaig ang kasamaan, ang kasinungalingan, ang katiwalian. Ang mahal na ina ba, natanggap ba niya ng lubos ang katarungan dito sa lupa? Hindi, di po ba? Nakita nga niya yung anak niya, pinatay, pinahirapan. Ang ganda nung alok sa kanya ng Anghel Gabriel, ikaw ang magiging ina ng tagapagligtas. Pero naging maginhawa ba ang buhay ng mahal na ina dito sa lupa? Hinangaan ba siya ng lahat ng tao? Siguro, nung kasagsagan ng paghihirap ni Jesus sa Sareno, walang gustong lumapit sa kanya. Diba ganun ang nararanasan nung mga kamag-anak, nung pag may nakulong yung anak mo, naparatangan yung mahal mo sa buhay, diba? Kayo ang pagchichismisan, kayo ang pagtutulungan, walang gustong kumampi sa'yo o kumilala sa'yo. Ngayon siguro si Kaloy, dami niyang kamag-anak, daming lalapit sa kanya, diba? Ganun tayo, pag yung matagumpay, ang daming kumikilala, pero pag ikaw yung nasa baba, walang gustong kumilala sa'yo. Ganun ang naranasan ng mahal na ina. Dahil siya yung ina nung pinako, natitiyak ko. Ramdam na ramdam niya yung pangungulila. Pero ngayon, nasa ng mahal na ina, siya na ay maluwalhating nasa langit. Nasa na yung mga umapi sa kanya. Alam niyo na yon, nasa baba na yon. Nasa na yung mga ayaw tulungan siya. Wala na. Pero yung mga nanatiling tapat sa kanya, nasa kaharian na ni Jesus sa Sareno. Kaya, mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Opo, mahirap. Mahirap dahil minsan kung ang gagamitin lang natin ay ang ating mga mata, ang ating damdamin, pakiramdam natin parang walang saysay maging mabuti. Aminin natin yon. Minsan pakiramdam natin, parang mas mabuti pa yung maging practical ka na lang sa buhay. Siguro yung iba sa inyo, nung papunta rito sa Quiapo, baka biniro pa na iba, simba ka ng simba dyan. Sana magtrabaho ka na lang, mas kikita ka. Punta ka pa ng punta sa Quiapo, mag-astos pa yung pumunta dyan. Maging wais ka. Meron siguro, alam natin, mga dating deboto, pero siguro para sa kanila, mas mabuti na lang makisayaw sa mundo. Mas mabuti na lang kumampis sa hindi tama kasi minsan yung hindi tama, sila yung umaangat. Yung pag ikaw pa naging tapat, ikaw pa ang maargabyado. Tandaan natin ang mahal na ina, hindi siya kumalas. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya nang hinawang gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat alam niya sobra-sobra ang katarungan, ang awa at ang tagumpay ng Diyos. Nawa, dumating ang araw, makapiling natin ang mahal na ina. Makibahagi tayo sa tagumpay at kaluwalhatian ni Jesus Nazareno sapagkat katulad ng mahal na ina, nanatili tayong tapat, nanatili tayong sumusunod, nanatili tayong nagtitiwala sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria
at naghatid sa kanya ng maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa kanyang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Ang tugon, sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagan, sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamanayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ginugunita si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami na naghain ng kanyang kalinis-linisang paghandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagumpay at kaluwalhatian. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Isang araw, isang anghel, pangalan ay Gabriel, sinugo ng Diyos sa isang birhen. Maria, Maria, puspos ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo at pinagpala ka. Ika'y maglilihit mga anak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Ano ito magaganap? Ngayong ako'y dalaga, tanong ni Maria at inupon siya. Ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo at lulukuban ka ng kataas-taasan. Ika'y maglilihit mga
anak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Alam mo bang si Isabel ang pinsan mong matanda na huwag di maaaring magkaanak pa siya. 6 na buwan na may sanggol sa sinapupunan niya, lahat ay magaganap pag Diyos ang nagtakda. Ika'y maglilihit, manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang iyong kaharian. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo, sa piging kailanman sa piling mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi agad-agad nakikita natin ang tagumpay sa pagsunod kay Jesus Nazareno. Ngunit sana katulad ng mahal na Birheng Maria, manatili tayong tapat at sumusunod upang ating masaksihan ang sobra-sobrang tagumpay ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay
ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Banal na ina, birheng sakdal banda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking Espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang-alipin. Banal na ina, birheng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.